Station of the Cross. Dito po sa ating parokya, mamayang alas 4 po. Ang maglilid po ay Elnor Holmes, Adelina Wangbi, and others. Thank you po. As for the soul of Primitivo Ferren and Leonida Ferren, thank you po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngala ng mga nangalang ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa panahon ng Kwaresma, inaanyahan tayo bilang isang bayan ng Diyos na makiisa sa paninilay sa ministeryo ng Paskwa. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pampansang linggo ng mga migrante. Ating ipinalangin ang kalagayan ng milyong-milyong migrante, OFWs, at ang kanilang mga pamilya. Taglay ang krus ni Jesus, makibahagi naman sila sa paghihirap at tagumpay ni Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ang nagkasa sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Biyahe sa lahat ng mga anghelong pabadalo at sa inyo mga kapatid na ako'y dalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapagyarihang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ang naming makapagyarihan sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay Kabidawa ay lalo umudlad sa pagtuklas sa iwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundadabid siya sa paumuhay na marangal. Bilag aming tigapabagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsa'y tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagli-tagli at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ayon sa'yo.
puso'y tapat sa kilikain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Balik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananakot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pasuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao si Hesukristo. Ang kaloob ay na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo higit ang kinamtan ng mga kinahapagan ng sagana at pinawalang sara. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito, kaya kasawiang iyon. Kaya kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod sa isang tao.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po tayo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang pagsuwin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus. At siya ay nagutom. Dumating ang marunong siya at sinabi sa kanya, kung ikaw ang alam ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ito, dinala siya ng Diablo sa talagtok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, wag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay pinagdalaw sa kanya lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka sa tanas sabagat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang kasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma, ang 40 araw ng paghahanda sa muling pagsilang ng ating sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So isang bahagi yun kung saan ay tayo mula po noong Miyerkules, ang Miyerkules ng Abo, ay pinaghandaan namin na nawa ay ang mga araw na ito bago dumating ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay tunay na makapagnilay, makagawa ng mga bagay na ipinamamanhik sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at yung patuloy na paanyaya. Bumalik kay Jesus. At yung ebanghelyo natin ngayon ay tumutukoy sa bagay nito sapagat ang mga pagbasa natin ngayon mula sa aklat ng Genesis, mula po sa susulat ni San Pablo
hanggang sa Ebanghelyo ni San Mateo ay tumutukoy ng tatlong mahalagang katotohanan na maging gabay natin, hindi lang siguro sa panahon ngayon ng Kwaresma, ngunit bahagi yun ang pagkilos natin sa daigdig na ito. Unang katotohanan na pinapaalala sa atin ngayon sa araw na ito ay alin, yung realidad ng panunukso. Everybody will be put into temptation without prejudice and without exemption. Bahagi yun na kung saan ay huwag namin kalimutan. Baka sakala namin ay hindi tayo tutuksuin ng demonyo. Yun po ay maling kaisipan. Baka kaya po nasasabi yun baka nakuha ka na ng demonyo. At makita po natin, kung tawagin po natin ay sa mga pagbasa ngayon, ay mga great temptations sa lumang tipang, kaya ba't kaya dahil. Sa Ebanghelyo natin, sa Jesus, tutuksuin tayo ng demonyo. Walang pinipiling lugar. Kaya nga sa Jesus si Helen, ay dinala sa itaas ng templo, kahit pala sa loob ng simbahan o sa labas, ay tutuksuin ka ng demonyo. Kung makapansin nga po natin yung lumang tipag sa aklat ng Genesis, saan pa yun? Saan sila tinukso? Sa paraiso. Well, ngayon, hindi lang tayo matutukso sa paraiso sapagkat wala na tayo sa paraiso. Tayo naman ay pupunta na sa paraiso, yun naman ay final judgment na. Hindi na nakapamili na tayo. So, pero ibig sabihin, sa sulok ng daigdig na ito, ay saan mang lugar, ay pwede tayong tuksuin ng demonyo. Maging sa loob ng simbahan, maging sa loob ng inyong kwarto, ay nandiyan ang panunukso ng demonyo. At walang sinisino. Sabi nga natin akala ko ba si Jesus ay Diyos, baka tinukso yan? Well, huwag natin kalimutan na si Jesus ay alin ang Diyos, pero siya ay naging tao. Ang gawa ng kanyang pagiging tao, siya ay tinukso ng demonyo. Kasi naroon yung kanyang pagiging tao. Kaya tayo bilang tao ay sigurado makararanas ng panunukso ng demonyo. At yun po ay walang tigil, walang time frame habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Asahan natin na tayo ay tutuksuin ng demonyo. Hindi ho nang hulugan na kahit na kayo ay senior na, baka sabihin nyo ay hindi na ako tutuksuin ng demonyo. Hindi ho, habang tayo natukuhay sa daigdig nito. At makita po natin, nasa ipinahayag din po sa banal na kasulatan na gagamit ang demonyo na maraming pamamaraan. Nakita natin, he even used of the gospel. Ginamit niya ang salita ng Diyos sa panunukso. Pero yun, yung realidad ng panunukso. Huwag nating kalimutan, nandiyan palagi ang tukso. Nasa iyo mo na ngayon kung iyan ay paggalabanan mo hindi. Nasa iyo na yun. Pero hindi po pwedeng sabihin na kaya ako natukso kasi
Andiyan yung tukso. Hindi. Temptation will always be there. To support to all, ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, bahagi yung na binibigyan sa atin ngayon ng paanyaya sa Ebanghelyo na ating ang mga pagbasa na nais natin na pagnilay-nilayan. Na alin, isa pong napakagandang maunawaan natin na alam ng demonyo ang kilitik ng tao. At isa po paraan na ginamit ng demonyo, ginagamit ng demonyo alin, yung apparent good. Kumakita po natin sa unang pagbasa, anong sabi? No? Kainin mo yung mansanas na ito at magiging matalino ka. Malalaman mo lahat ng bagay. Oh. Anong sabi nga ho sa iyo? Ay, sapat na nais na siya ay maging marunong. Yung term na ginamit ko sa lumang tipaw sa aklat ng Genesis, no? Ay sinabi po rito ay sabi po rito ay napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong bahoy, punong kahoy. Nandiyan palaging elemento na mabuti. Pero yung baga ay tunay na mabuti o yung nagtungon niya rin mabuti. Kaya po kapag tinukso ka, hindi ako sasabihin na, oh, gawin mo ito at magkakasala ka. No? Hindi yun ang term na ginagamit ko ng demonyo. No? Gawin mo ito sa maganda ito. Ipapakita sa iyo ang alin, something that is good. Kailangan dapat marunong tayong tumingin. Is this the real good or an apparent good? Baka makita ko natin tunay ba na ito ay mabuti o ito ba ay peke, hindi talagang mabuti, nagkukunyari lamang na mabuti. O maaaring bahagi lang ito ang mabuti, hindi ang kabuuan ito ay mabuti. Pero yun ang ipapakita sa inyo, ang mabuti din ito, maganda rin ito. Kapakapakinabang ito. Kaya din po sa panunukso ni Jesus, panunukso kay Jesus ng demonyo, ay makita natin, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Hindi masama, kasi gagawin mong tinapay. Nagugutom ka. Ay yayaman ka. Ngayon, bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan. Ano pa, yung ikaw ay sasaluhin ng iyong mga anghel. Ang ipapakita sa iyo ay kabutihan. Pero sana, makita rin natin kung ano yung tunay na mabuti at alin yung peking mabuti. O, bahagi lamang ay mabuti. At natukunyaring mabuti. So, paano? You must remember the way of the cross. Napakahalaga po, the way of the cross. Huwag natin kalimutan. Kaya nga po yun po yung simbolo natin. May cross pa dyan? Nandiyan pa yung daan ng cross na pinapaalala ko sa atin. Hindi naman po yung panyaya kasi every Sunday tayo po tulad ng announce kanina
na meron tayong Station of the Cross every 4 o'clock in the afternoon. At pinapagaya rin po ngayong panahon na ito ng Kwaresma kung kayo po'y makapag-Station of the Cross. Either individually or communally, so katulad po tuwing Linggo ng alas 4, yun ay communal Station of the Cross, pero pwede rin na kayo mag-isa. Ang pinapaalala sa atin sa daan ng krus na alin, nasaan ang krus dyan? Kapag wala ang krus dyan, peking kabutihan yan. Nagkukunwa rin kabutihan yan. Kasi sa atin, kaya nga ito yung simbolo natin. Ipinapakita sa atin na ang tunay na kabutihan hindi pwedeng wala ang daan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka makarating sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay nang hindi ka dumadaan sa krus ng Jesus. Kaya tingnan natin, no? Na kung saan ay makita po natin, yun yung isa sa mga pamantay na masabi natin, yung mabuti na ipinamamanik nito, nagkukunwari lang. Bakit? Walang krus dyan eh. Walang krus dyan. Pwede bang magkaroon ng kabutihan ng walang krus? Pwede. Pero hindi yan ang katotohanan na ipinamamanik ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkukunwari lang na kabutihan yan. Pangatlo, so bahagi yun na kung saan ay magagawa ko natin ito, kasi mahirap na kung makita kung alin ang tunay at peking kabutihan. Kaya pangatlo, anong kailangan? Kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. So, hindi lamang mo sa pamagitan ng paghahanap ng kanyang krus, pero kinakailangan natin hilingin. Sabagat, ang ating paglalakbay para paglabanan ang panunukso ng kasamaan upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang kasalanan, alam natin na tayo ay palaging tutuksuin ng demonyo at kuminsan nakikita natin na tayo ay natalo ng demonyo kasi tayo ay humantong sa kasalanan. Kasi ang kasalanan ay alin, nagtutukso na tayo. Pero nais ng Diyos na tayo ay umangat sa kasalanan at patuloy na paglabanan ang panunso ng kasamaan. Paano natin ito mapagtatagumpayan? Kinakailangan natin palang hingin ang tulong ni Jesus. Palagi natin hingin ang tulong ni Jesus. Alam nyo ngayon, ang lipunang ginagalawan natin ay nag-aakala na makakamit niyang tagumpay laban sa kasamaan na hindi kasali ang Diyos. Na hindi kasali ang Diyos. Hindi etcha pwera ang Diyos. Kumisa no, hindi naman no blatantly na ipinamamanik, pero mga may ganitong klase ng pagkilos. Kasi bakit? Wala na yung usapin ng pananampalataya na hindi ka na nga pinagdarasal, na hindi na nagdarasal, na hindi na nga ako nakapagsisimba pag-araw ng Linggo. Sa pag-aakala nga, makakamit ko ang tagumpay na wala ang Diyos. Hindi ho pwede natin mapaglabanan ang kasamaan at makamit ang tunay na paglabo sa buhay nito na hindi natin kasama ang Diyos at si Jesus. Hilingin natin ang tulong. Tulong na ibinibigay niya ho sa atin sapagkat bahagi ho na ito ng pagkilos na ipinamamanig ko sa atin ng buong may kapangyarihan. Hilingin natin, samahan niya tayo.
At patuloy nating pakinabangan ang kanyang biyaya at pagpapala. Ano lang kinakailangan? Lumapit tayo kay Jesus. At magtiwala tayo na sa pamamagitan niya, doon lamang tayo magkakamit ng lakas para paglabanan ang kasama. Iyon po yung binahagi po sa atin sa ikalawang pagbasa. No? Mula po sa surat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. No? Nalin, sa pamagitan lamang ni Jesus, no? Ay napagtagumpayan natin ang kamatayan na natalo ng kasamaan gawa ni Adan. Kaya po, anong sabi niyo rito? Sabi, kaya ayan yung basahin ko sa inyo huling talata sa chapter 5 ng Roma. Kaya kung paanong magbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkatuwid naman ng isang tao, wala, sino yun? Si Jesus. Ay nagdulot ng kapatawaran sa, at buhay sa lahat. Sabagat sa pagsuway ng isang tao, ay marami ang naging makasalanan. Dahil di naman, marami ang pawalang sala sa pagsunod ng isang tao. At sino yung tao na yun? Ay walang iba kundi si Jesus. Ang Diyos na naging tao at nakipamahayag sa atin. So mga kapatid, sa lahat po ng ating pakipaglaban sa anumang uri ng panunukso, at upang tayo ay muling makabangon mula sa ating pagdaka, hingin natin ang tulong na Jesus, lalong-lalo po sa sakramento ng kumbisal. Huwag natin kalimutan. So, ang ating kumbisal, bagamat malayo pa, ay sa March 28, araw po yun ang Sabado. Pero kung tatlong ito, iniwala ko po sa inyo na ating paninilay ninyo sa araw na ito na huwag natin kalimutan na ang mga realidad kapag ang pinag-usapan natin ay tukso at pakipagtunggalian ito. Una, ang realidad ng tukso. Nandiyan palagi ang tukso. Kinakailangan nating harapin. Pangalawa, pag-ingatan natin sabagat sa panunukso ng demonyo ang palaging ipapakita sa atin ay kabutihan. Pero ano yung maging pamangkain natin para makita ang tunay na kabutihan laban sa nagkukunwaring kabutihan? Ang daan ng krus. Andiyan ba ang krus ni Kristo? Pangatlo, sa ating pakipaglaban sa panunukso ng kasamaan, kailangan natin ang tulong ni Jesus. At kahit ang sa gitna ng ating pagkalugmok sa kasalanan, gawa ng patukso tayo, anong kailangan pa rin natin sa Jesus? Hilingin natin ang tulong ni Jesus. Siya lamang ang mag-aangat sa atin sa gitna ng ating kasalanan.
Pagsitayo po tayo lang. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na patawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ng dibing, nanawag sa naroon ng mga lumang. Na may katong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, nalukog sa kaan ng Diyos sa man ng kapagalian sa lahat. Doon magmumula paririto at ukong sa mabubuhay na umatay ng tao. Sumasambalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga din ng umatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Ang Kwaresma ay panahon ng taimtim na panalangin at pagkasakripisyo. Idulog natin sa Diyos Ama na matularan nawa natin ang pagtalima ni Jesus sa salita ng Diyos upang maging matagumpay tayo sa bawat pagsubok ng buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggit mo ang aking panalangin upang ang banal na simbahan ay maging tapat sa kanyang misyon na nagtagapagpahayag ng salita ng Diyos at maging ehemplo ng tunay na pagsisisi at pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, tinggit mo ang aming panalangin upang ang mga namumuno sa iba't ibang sektor ng pamahalaan ay maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at mga tukso, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aking panalangin. Upang ang mga Pilipinong migrante sa iba't ibang dako ng daigdig ay mapuspos ng pag-asa at maging matagumpay nawa sila sa bawat sakripisyo nila, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aking panalangin. Upang malampasan ng mga pamilya ng mga migrante ang pag-aakit ng tukso at ang pagwawaldas, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Upang ang mga may malubhang karamdaman at ang mga nalululong sa masamang droga ay makatagpo nawa ng inspirasyon sa mahabaging puso ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo kaming makilala ang dangal ng bawat isa. Patatagin mo kami sa kabila ng aming mga kahinaan at kasalanan upang makamit din namin ang tagumpay ng iyong muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.